Hallelujah, yes, O God. You're turning back, O God, to follow, to abide, O God, sa iyo pong harapan. Dear Father, salamat po aming Diyos, sapagkat Ikaw, Ama, ay aming nabigyan ng pagsamba. And Father, we pray, Lord, kaisa ng aming mga kapatiran online, we ask you, O God, we humble to you, Lord. Paging dapatin mo kami, Ama, sa portion na inilaan mo para sa amin. Father, nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan. Use me, O God, for your greater glory. And Father, thank you. For this is a celebration, O God, in giving worship sa isang tapat, tunay, mapagmahal na aming Diyos. Nagahain kami sa iyo, Ama, tagahandog ng aming mga sarili bilang pagsamba sa inyong harapan. Be with us, O God. We thank you, Lord. You are awesome, God. Amen. We declare that you are the Jesus whom we belong. Yes, you are Lord. Jesus na ikaw ang aming Panginoon sa church na ito, yes, maging Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah. Thank you, God. This is all our prayer in the name of Jesus we ask. And everybody say amen. Amen. Okay. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Binabati ko ang mga nasa online watching from Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. At hindi lang Mindanao, sa mga nasa US at saka nasa ibang bansa na nananatiling online. At katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, bago tayo magsimula at bumati, no, sa umagang ito na napakaganda, may I encourage everyone to pull out your cell phone at ilagay ninyo sa ating Good News for the World Assemblies online para ma-reach out, maabot yung ating mga kapatiran na hindi makaparito sa church dahil sa iba't ibang kadahilanan. Good morning sa ating church sa San Isidro. Kaway-kaway, San Isidro. Pastor Rowan, good morning. And good morning, Pastora Marisa. Both three churches ay meron na pong umagang Sunday service. Umagang kay ganda dahil mainit po sa hapon. So, they decided na sabayan po tayo. Na, kaya yung bilang po natin ay nababawasan dahil hindi maka-attend dito yung iba dahil kasabay na po natin silang gaganap ng worship time. So, sa mga nandito, mapagpalang umaga din po. Samahan niyo po ako na i-welcome ang ating bagong dalo, meaning first time here sa Good News for the World, ang pangalan ng ating church, but this church belong to Jesus. And this is for everyone. Kaya good news for the world. Okay? Nais nating i-welcome si Emil Torrio. Saan po si Emil? Hi, good morning. Brother Emil. Attendi na po kayo, I believe. No? Sa Christian churches. Nag-a-attend na po kayo. Hindi po first time sa gawain ng mga Christians. First time? So first time. But I saw him worshiping God, lifting his hand to God. So hindi ka pa nakaka-attend sa mga gawain tulad nito? Hindi pa? Ah, nakaka-attend na. So maaring malayo lang sa kanya ang church. So dito po siya dinala. And nakita daw kasi yung ating signage sa baba na Good News for the World Assembly. So karalagay lang niya nung Monday.
Kaya napakaganda pala na maglagay ng signage para ma-inform yung ating mga karatig kapitbahay. So much for that. Good morning and you are very welcome in this church. Ganun din si Joanne. Joanne, good morning. Joanne S. Hindi na isulat yung family name. So can you please stand up just para ma-recognize lang. Good morning, pretty one. And si Ronald Ropan o Kupan or Kupan ang kanyang name. Saan? Hi, good morning. Tayo ka po. Good morning, mga kasama ng ating kapatid Sister Nanette. Imagine niyo po if every one of us mag-desire na magdala ng kapatiran ng inyong pinakamamahal na kaibigan. Kasi kaya pinakamamahal, binigyan nyo ng time para ayain sa gawain ng church. Kung wala tayong pakialam dyan, hindi natin aayain sa church. Amen? So last time, may bago tayo sa kaibigan ni Sister Carmen. But now, second time nyo na po, no? Meaning, God is good at kayo ay na-bless sa salita ng Diyos, kaya po kayo ay nagbalik. So, salamat po sa Panginoon sa presensya ng ating mga panauhin. This church ay ang namumuno babae. Ang ating senior pastor is none other than our Pastora Emma Trinidad. Dahil po sa kabutihan ng Diyos, nagkaroon tayo ng magandang pamumuno ng ating senior pastor. Okay? So God be the glory. Amen. So ngayon, this is the last Sunday of our topic about prescribed worship. Sa tema ng buwan ng Abril, patapos na ang Abril, ito po ay last Sunday na. Bago po tayo pumunta sa panibagong topic, i-embrace po natin yung napakagandang aral ng buwan ng April. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, sa gawing kanan, kay buti ng Diyos. Sa kaliwa naman, kay buti ng Diyos. Alam niya yan kung bakit mo nasabing kay buti ng Diyos. Sa puso mo na sinasabi mo sa katabi mo na kay buti ng Diyos, alam na alam mo yan kung bakit mabuti ang Diyos. Subalit, kung hindi mo pabatid masyado dahil maaring pagising mo, hindi naging mabuti ang sitwasyon sa'yo, as we go through our learning, makikita mong mabuti ang Diyos. Amen. Okay. So dadalhin po tayo sa ating topic ngayon. Tayo po ay magbabasa sa aklat ng 1 Chronicles. Kaya ako napapangiti. Old school po kami. Mga papel pa rin when in fact, dapat po ay naka-laptop na kami, no? Sana matyaga akong matutong mag-laptop. Ang dami namang laptop na magagamit, pero ewan ko kami ni Pastora talaga. Old school po kami. Ang hirap mag-laptop. Parang mawawala po ako doon. Well, anyway, God is good. All the time. So basahin po natin ang aklat ng 1 Chronicles chapter 9 verse 33 hanggang 34. Ang sabi dito, those who were musicians. Para lang ba sa musicians? Sinong musicians? To those who were musicians, head of Levite families, stayed in the rooms of the temple and were exempt from other duties because they were responsible for the work day and night. What is that work? All these were heads of Levite families, chiefs as listed in their genealogy, and they lived in Jerusalem. Going back, ang topic natin ay worship. Yung itinalaga, yung inihain, yung guidelines, yung itinuro na pagsamba sa Panginoon. Gusto ko pong magpasalamat kasi kagabi lang nagpipray ako kay Nanay Miling. Naalala ko siya dahil for long di natin nakita, pero ngayon, God is good, no? Nandito po sila, purihin ang Panginoon with Sister Emma.
Okay, so doon tayo sa ating binasa. Ano nga ba itong ating binasa? Ang sabi, narinig nyo, Levite. Ang Levite is from the 12 tribe. Diba? Sa mga nakakaalam. Mula sa lipi ni Levites na anak ni Jacob. Sila ay binigyan ng responsibility. Pag sinabing responsibility ay ating mga obligasyon para they were in charge of serving the temple to worship God. Noong panahon, napakaganda po talaga ng preparasyon ng pagsamba sa Diyos. No? Yan. So ganun, sila ay inatasan. And then in the book also of 1 Corinthians chapter 13 verse 8, it is all about the life of David. Kilala niyo po ba si David? Si David po sa 1 Chronicles chapter 13 verse 8 ay inihahayag kung paano nagpuri si David na sila ay naghatid ng Ark of God. David and all the Israelites were celebrating with all their might, with all their might, with all their might, before God, with songs and with harps, lyres, tambourines, cymbals, and trumpets. So lahat ng uri ng instrument ay ginamit ni David at ng Israelita upang sumamba sa Diyos. Dala-dala nila ang Ark of God, bringing back to Jerusalem because the Ark of God symbolizes the presence and the power of God at that time. Okay. So ano ngayon yung mga binasa natin? Talking about worship at kung paano ang pag-worship. So atin pong pinamagatan ang ating aaralin ngayon dahil sa mga panahong ito, kailangan maunawaan natin at maibalik yung uri ng pagsamba. It says here how to worship God all the time. Sa panahon ngayon kasi ang hirap mag-worship dahil ang lahat ay busy. Agree? Di ba? Mahirap ipaglaban ang pagpunta sa church, maging ang panahon to pray and to sing to the Lord because of the busy schedules of this world. Ngayon, tuturuan po tayo how to worship God all the time. Grabe naman tong pastora, siguro sabi nung mga bago, ha? Worship God all the time? Walang matitira sa akin? Ibig sabihin, hanggang ano oras tayo dito? All the time eh. All the time. So ngayon tingnan natin, himay-himayin po nating basahin. Itong ating binasa about the life of Levites na itinalaga po sila para sumamba sa Panginoon. In our introduction, malamig-lamig na po ba ngayon, pakiramdam nyo, kaysa sa nakaraan? Because God is good. Nagkaroon tayo ng additional na one aircon unit na nakikita nyo doon sa likod. Yung matagal na nating aircon na hindi natin na ilalagay because wala tayong sariling Meralco poste for that long. Sa biyaya ng Diyos, nakabitan po tayo ng poste at naikabit siyaan. Amen? Nako, sa mga susunod na araw, mas malamig pa. But I believe, yung lamig na yan ay hindi magdadala sa atin sa mahimbing. Sa mahimbing na pagtulog. Are you okay? Taas nga ang kamay ng mga gising. Sabihin natin, hallelujah! Hallelujah! Ayan, pakisabi sa kanan, hindi ako matutulog. Sabihin mo sa kaliwa, pakigising ako. Hallelujah. So ngayon, dahil mabuti ang Diyos, sa susunod, ayan, mayroon si Mac ditong dinalang aircon, sa susunod, lalamig tayo lalo. Okay, in our introduction, ibig sabihin, ang introduction ay kailangan natin pakinggan mabuti para maunawaan natin yung ating mga punto. Now, worship, sabayan niyo po akong magbasa. Worship was the primary focus of many Israelites whose vocation was centered on the house of the Lord. Yan.
yung sentro ng buhay nila ay nakafocus sa pagsamba. Iyon yung vocation, iyon yung career nila, iyon yung kanilang work na ginagawa. And the priests and Levites put a great deal of time and care into worship. Next, naglagay ang mga priests ng assignment kung paano ang dapat gawin sa templo. Worship was ups next. Next phrase. Not only did they perform rather complicated tasks, but they also took care of many pieces of instrument. Hindi lamang sila ay nagkaroon ng iba't iba, complicated. Pag binasa natin yung Book of Chronicles, chapter 9, marami po yung trabaho. Pwede ba akong makiusap sa nakakaalam sa bag ko, papakuha ko lang yung wiper ng salamin ko kasi lumabo. Hindi ko napunasan kanina. So, yung grupo na yon ng Levites, may naka-assign. Complicated mayroon doon, naglinis. Thank you, Balae. May naglilinis ng nagfa-farnish, nagpapaganda nitong church. Tayo dito mayroon. Mayroong mga kani-kaniyang mga ginagawa na pagpiprepara for worship. May naglilinis, may naka-assign, naka-atang na gawain. So, napakaganda nung gawain yung dito sa church. No? Talaga ako, mababa ang kalooban ko dun sa mga naglilinis dito sa church. I valued them. Pinapahalagahan namin yan ng mga board of council. Kasi hindi madali. Yung mga pagliligpit dito after eating, fellowship na may kainan, kawawa, naiiwan sila nagliligpit. Nakaatang sa kanilang balikat. At marami pong ginagawa doon na sinasabi. But also, ginagampanan na asikasuhin ang maraming pieces of equipment. These are equipment. Kaya nga Saturday, nandito yung ating mga musikero to take care of these instruments and prepare for worship. So very biblical, ano? Not only, hindi lamang nagpi-perform, kundi sila din naman ay nangangasiwa ng lahat ng bagay pertaining to the preparation of worship. Kaya, paano natin masasabi, how do we worship God all the time? Sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na yan, na preparasyon, we are indeed worshiping God. Amen? Preparing. Preparasyon pa lang, nag-worship na tayo sa ating Diyos. Atin ang hinihahanda ang mga kinakailangan dito sa church. And we thank you, Lord, dahil sa church na ito ay kompleto tayo. Maging sa sound tech, mayroon tayong technician na hindi aandap-andap yung boses ng ating mga microphone, and it must be ready before the hour of worship. Amen? Kaya, next slide. Preparasyon po kung paano. Kasi baka sabihin natin, how to worship God all the time. Ang hirap naman ng all the time. Pero tayo, don't say goodbye today na hindi natin maunawa ang mabuti about worship. Everything relating to worship was carefully prepared and maintained so people could enter worship with their minds and hearts focused on God. Kaya ang lahat ng yan ay inihahanda para nang sa ganon, sa oras na mismo ng pagsamba, wala nang gagalaw-galaw dito, wala nang bubuting-ting. Lahat ay nakaayos na. Grabing pagtuturo sa atin, no? Even in the Old Testament. So pinapractice na natin ang lahat ng yan. Amen? Para pagpasok sa worship, ready ka na. Amen? At hindi dahil ito ay Sabadong preparasyon na hindi pa yan ang worship, bukas pa. No! That is part of worship. Next.
In our busy world, it is easy to rest in our few hours a week service without preparing ourselves for beforehand. Ang iba na hindi naman assigned, hindi nakakaparito. Yung ibang hindi assigned pala sa musician kung minsan hindi rin nag-a-appear. Pero dapat hindi eh, maging regular. Wala din naman, halimbawa wala rin lang namang ginagawa. We encourage all members of music ministry team, whether you are not, whether assigned or not, maaring pumarito as preparation. In our busy world, ngayon busy ang world, sino po ang hindi busy, magtaas po ng kamay? Kahit po yung ating mga may edad na busy pa din. Diba? Busy mag-alaga ng apo, busy magbantay ng bahay, busy magbantay ng aso, pusa. Hindi po ako makaka-church kasi walang iwan sa aso. Yan daw ngayon ang uso eh. Grabing uso. Ayaw natin makiuso. Mali. Busy sa cellphone. Mag-online na lang ako kasi pwede naman. But it's not. It is easy to rush into the church an hour. Dito nag-i-stay tayo in worship. Kanina nag-worship tayo. Yung talagang pagsamba para sa Diyos yon. Addressing to God. Patungkol sa Panginoon tayo ay umawit. It is only less than an hour, di ba? In fact, less than an hour worship. And this is also a form of worship, pero mula sa Panginoon na papunta sa atin. Yung mula sa atin patungo sa Panginoon, maliit nga lang na oras. However, many people, because of busy schedules, walang preparasyon. Tanong ko sa inyo, inihahanda ba natin ang ating gamit bago tayo mag-church, gabi pa lang? O yung iba, yes, praise the Lord. Yung iba, saka palang bubunot ng damit, pag di ka siya papalit, hanggang sa aabutin na ng tanghali. Hindi nagpiprepara ng maaga, kaya hindi nakakakain on time. Aalis tayo dito para bumili ng pagkain. Bato-bato sa langit. May ganun, no? O hindi makapakinig ng preaching maayos because we are not really ready to worship God. Worship, ito po yung sinasabi. Kailangan we are prepared. In our busy world, it is easy to rush into our few hours a week worship service without preparing ourselves for it beforehand. Kung preparado tayo, naka-mindset tayo, hindi po tayo nagmamadaling umuwi. Amen. Pumalakpak ang hindi nagmamadaling umuwi. Yes. Praise the Lord. May kasama po ako. Hindi ba? Naka-prepare tayo. Na makinig tayo. Natulog tayong maaga para pagdating dito, hindi tayo matutulog. Amen. Nagpahinga tayo ng maayos para pagdating sa church, nakikinig tayong mabuti, nakakapagsamba tayo na itataas natin ang ating kamay. Not because to show up, but because you want to worship God. Amen. So, yun. In meditating the lyrics, kaya preparado tayo dapat. Some worship God, pakisunod po. We reflect and worry about the week's problems. Sometimes nasa church tayo during worship because not ready ang spirit and mind and soul. The soul which is composed of mind, will, emotion. Nakakaisip pa tayo ng mga problema. While worshiping God, pumapasok, umuukil-kil sa isip natin yung problema. Week before, yung nangyari na. At maging kung minsan yung nangyayari o mangyayari pa lang, yun ang pumapasok sa isip while worshiping God. Kaya ang nangyayari, no? We reflect yung pag-iisip na yun ng worry about the week's problems. We pray about whatever comes into our minds and we do not meditate on the words we are singing. Hindi natin talaga mabulay ng mabuti yung mga pagsamba natin. Yung napakasarap intindihin yung bawat sinasalita. Kaya ka makakapalakpak, pakilagay mo nga dun sa lyrics ng second praise song,
yung sinasabing kahit pagpawisan. First time na inawit dito yan ngayon sa church. Laging magbabapad sa iyo, sa piling mo, Panginoon. Kahit papawisan, okay lang, makapiling ka lang. Amen? Kung ito'y inaawit mo, mahihiya ka pag present yung pang-intindi mo. Mahihiya kang hindi ka magkaroon ng galak sa Panginoon na nagpupuri, sumasamba sa Kanya dahil andun yung present ang isip mo na mini-meditate natin yung bawat salita. Kasunod yan. Yung kasunod na phrase niyan. Di ba mainit? Kahit tayo pinagpapawisan, awit lang tayo sa Panginoon. Pero pagka hindi nakaugnay yung isip natin doon sa ating pag-awit, naku, ang init naman. Mas nami-meditate natin yung init. Mas nami-meditate natin yung katawan, yung takbo, yung sinasalita ng katawan rather than the word, rather than the lyrics. Sabi, ako ay sasayaw sa iyo. Nakakahiyang sumayaw, no? Kaya tayo hindi makasayaw. Pero sayang naman, umaawit ka. Ako ay sasayaw sa iyo. Pero sabi natin, ako ay sasayaw sa iyo. Pero umaawit ka patungkol sa Diyos. Ano kaya ang damdamin ng ika-inaawitan mo? Hello? Good morning! Ako ay aawit sa iyo. Huwag mo na lang sabihin na ako ay sasayaw sa iyo. Hindi mo kayang sumayaw eh. Sasambahin ang ngalan mo kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik. Amen? Grabe talaga tong turo ngayon, no? Upang tayo ay huwag maging kahiyahiya sa harapan ng Diyos. Amen? Ayaw ng Diyos ng pagsamba na hindi mapaparangalan ng Panginoon. Hallelujah! Kung yan ay inaawit mo yan, present. Hallelujah, ang isip natin. So, itong mga singers ng, balik po tayo sa introduction, ng 2 Corinthians, ay talagang ginampanan nila yung ganilang tungkulin ng pagsamba sa Diyos. Tayo po ba, anong uri ng ating pagsamba sa Diyos? Anong uri ng pagsamba ang ating dapat ibigay sa Panginoon? Tayo lang po ang makakasagot noon sa isip natin. But God is good that this morning, tuturuan ka kung paano ang sumamba sa Diyos. Si Joanne ba at si Ronald ay first time sa church? You are Christians. Nagpupunta na po kayo sa si Joanne, yes, okay? Si Ronald, yes? Nagpunta ka na ng church? Nakapunta ka na ng church? Meaning you are a believer. Wala lang napuntahang church o first time sa church, Ronald? First time mo ba? Mahalaga po sa akin yun eh. Kung first time lang na nakapunta. First time. Praise the Lord. Thank you for your cooperation. Huwag kang ma-i-stress ha. Very important po dahil magbibigay tayo ng mga emphasis sa mga bagay-bagay. Okay? So, ito ngayon, paano nga ba? Diyan sinasabi na dapat mini-meditate natin yung bawat awitin. Ngayon, ang tanong ng ating pag-aaral, how? How? Kasi maaring tayo nagsasabi, oh, all the time, how? How do we worship God all the time? Pag sinabing all the time, 24 hours, all the time. In our biblical understanding, how to worship God, ay ganito po yan. Marahil sa ating mga buhay bilang Kristiyano, mayroon ng ilang taon na sumasamba sa Diyos. What is good? Ang nais ng Diyos, magpatuloy tayo na maging matalino. Gumawa ng bagay na katanggap-tanggap sa kanyang harapan. And we appreciate for that. So how to worship God all the time is number one, by appreciating God for His nature
and worth. Wow! Mga kapatid, gusto ko kayong tanungin. Ano ang pagkakilala ninyo sa inyong Diyos? Ano ang nature ng Panginoon? Ano ang kanyang nature? Pag sinabing nature, ano ang kanyang kalikasan pagiging Diyos? Anong kalikasan niya ng kanyang pagiging Diyos? So may pumapasok na sa mga isip natin kung ano ang kalikasan ng Panginoon sa pagiging Diyos niya sa atin. Yun pa lang ay nature pa lang. Alam niyo ba na ang Panginoon ay mahabagin? Amen? Ang kalikasan ng Diyos ay mahabagin siya, kaya nga ikaw ay nakaupo dyan sapagkat ikaw ay pinili ng Diyos. At binigyan ka ng kaligtasan upang huwag kang mapahamak. Amen? Pumalakpak ka sa Panginoon, alam mong ligtas ka at nasa Panginoon ka. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ganun ang nature ng Diyos. Kaya tayo ay sasamba sa Panginoon all the time because of His nature. Yung kalikasan ng Diyos na siya ay maibigin and because of His worth. Alam niyo paano maging maibigin ng Diyos? Sa mga ilan sa atin, siguro mayroon dito 30 years ng Christian. Mayroon na bang 40 years na Christian dito? May 40 years na? Na naranasan na natin ang katangian ng Panginoon na gumawa sa atin. Na napakabuti ng Diyos sa kanyang ginawa para sa atin. And letter A, bago ko sabihin yung worth, worship should occupy the core of lives, not just for only a few minutes once a week. Kaya po yung sinasabing, paano nga ba natin masasamba ang Diyos all the time? Sasambahin natin ang Diyos sa lahat ng kapanahunan. Sa lahat ng kapanahunan dahil sa kanyang kalikasan taglay. Dahil ang Diyos ay mahabagin. At ang worship na ito, dapat ginagawa natin para tayo ay ma-occupy yung ating core of lives. Ano ba yung core of lives? Nakakita na kayo ng apple. It's an apple. Di ba yung loob nung pag biniyak mo may loob? May parang matigas, tapos mayroong buto sa loob. Yun yung core, yung loob, kalooban ng apple at ng pears, peras. Tayong tao dito sa core natin, sa ating kaloob-looban, we should worship. Ito dapat ang mag-ukupa, hindi dapat ang problema. Hindi dapat ang alalahanin, hindi dapat ang hiya. Hindi dapat ang problema, kasi pag ang problema ang naka-occupy dyan, ibig sabihin ang naka-occupy dyan ay si Satanas na dinadaya ka. Amen? So, not just for only a few minutes once a week. Pumupunta lang tayo dito ilang oras tayo nandito. Dapat, how to worship God all the time. Tayo po ay makita natin na yung kabuuhan mo sumasamba sa Panginoon. Yung ibig sabihin na makita natin yung nature ng Lord na mabuti siya dahil sa kabila ng iyong pagiging may sakit, buhay ka pa. Why? Sabi ng salita ng Diyos, in 1 Peter 5:7, ano ang sabi ng Panginoon? Casting all your cares before the Lord because He cares for you. Ano yung care? Mari siguro naghahanap ka ng pagmamahal at pagkalinga ng iyong boyfriend, ng iyong asawa, ng iyong anak. Hindi lahat mabibigay. Tama? Pero ang Lord, yung kanyang katangian mismo, yung nature niya, ayaw kanyang mapahamak. Gusto niyang alalahanin ka, kapatid. And worth, yung halaga na ginawa ng Diyos para sa iyo, He is worthy.
karapat-dapat siyang bigyan ng iyong panahon ng pagsamba. So mga kapatid, tayo ngayon na naglaan ng oras para sambahin ang Panginoon, para ngayon ay itas ang ating kamay, makinig, umawit sa Diyos, umupo, makinig sa salita ng Diyos, hindi po sayang ang oras. This is a form of worship and we are worshiping God in our lives. Hallelujah. Buong buhay natin, buong kalamnan. Kaya nga kahit naglalaba tayo, di ba? Pwede. Pwedeng all the time nagpupuri sa Panginoon. Dahil yung paglalaba mo, naka-play dyan, worship song. Amen? Nagme-meditate ka ng katapatan ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin na, ha, 24 hours ako sasamba. Hindi. Sa buhay natin, in our lives, yung core niyan ay pawang pagsamba sa Diyos. Yung naghahanap buhay ka, hindi ka nandadaya. Katulad ng expose ni Grace nung magturo siya last Thursday and Friday. Pagsamba sa Panginoon, naghahanap buhay ka. Pero, ginagawa mo ito hindi na para mandaya kasi ang dating likas niya, mandaraya siya. Grabe, no? Grace, okay lang? Expose. Binago ng Diyos ang buhay niya. Dati ang timbangan daw niya ng isda nila sa palengke, hindi tapat sa 1 kilo. Gusto niyang mandaya. Ang katwiran niya, kasi tatawad sila eh. So, para wag akong maargabyado, bawasan ko sa timbang. Pero now, because God is working, may conviction na. And that is part of worship. All the time. Di ba? Kahit sa anumang pamamaraan, you are worshiping God dahil sa tama na paggawa para sa Diyos. Takan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So worship all the time. Kahit tayo ay nagtatrabaho, pwedeng makapagsamba sa Panginoon. Yes, kahit sa pagkain. Di ba? Because kinikilala mo yung nature ng Diyos that He is the giver of life. Amen? Kakain ka, nagpapasalamat ka sa Diyos. Thank you, Lord. Dahil tuyo pa lang lasang fried chicken na. Amen? Di ba? Alamang lang, feeling mo, kare-kare ang ulam mo. Di ba? Di masarap yung kare-kare pag walang alamang. O di kahit alamang lang, lasang kare-kare. Ibig sabihin, mapagpasalamat na puso. That is the core. Yun yung ating pagiging tao, buhay na ang sumamba sa Panginoon. Hallelujah! Yung worth po, letter B, halaga ng Panginoon. Are you enjoying? Amen. Moses was told to consecrate. Ito yung kwento ni Moses. Moses was told to consecrate the people, yung apo ko, sabi siguro si Lola Mio, no? Moses was told to consecrate the people. This means getting them physically and spiritually ready to meet God. Maari siguro iba sa atin hindi naman physically ready, no? Ang iba iika-ika, ang iba hindi natulog. Ang iba hindi stable ang pakiramdam. Ibig sabihin may nararamdaman. And yet, gusto mong pumunta sa Panginoon. Pero may iba na hindi rin ready physically. Hindi talaga nag-ready. Meron din. And spiritually, gusto ng Lord, ready tayo. Tingnan natin ang buhay ni Moses patungkol sa buhay pagsamba. In the book of Exodus chapter 19, verse 9 to 11, ito po yung sinasabi dyan. The Lord said to Moses, alam nyo nung binabasa at inaaral ko to, napaka-artistic, napakaganda ng senaryo. Kasi nakikipag-usap ang Panginoon kay Moses. And that time, the Lord said to Moses, I'm going to come to you in a dense cloud so that the people will hear me speaking with you and will always put their trust in you. Then Moses told the Lord what the people had said. Nakikipag-usap ang Panginoon kay Moses.
ang saya, ang sarap ng pakiramdam ng kausap ang Diyos. Giving instruction. At ang kasunod na verse, and the Lord said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes. Mag-ready physically. Kayo po ba naligo? Amen. Siyempre, mainit ngayon, no? Grabe talaga yung instruction ng Panginoon. Amen? Physically, He wants people to be ready. Hindi yung basta-basta na lang pipresent yung sarili pala, no? Pero, tingnan natin kung paano naging ganito ang scenario. And be ready by the third day, and because on that day the Lord will come down on Mount Sinai and the sight of the people. So may paghahanda na ginawa. Ibig sabihin, sa letter B, balik tayo dun sa letter B, Moses was told, inutusan siya ng Panginoon na maghanda. Kapag tayo po, tulad namin, mga nangangaral, of course, we are preparing ourselves physically. Hindi kami aalis para mag-outing tapos magtuturo kasi mawawala yung lakas. Kasi may edad na, matanda na kami. That is why we are encouraging the young professional, young people to come out in replacement sa inyong mga lola. Physically and spiritually prepared. Talagang pagdarasal. Pangamuyo God in town sa Panginoon para kahabagan ng Diyos. Ang kulang sa dunong na mapunuan ng Panginoon. That is preparation to God. Everything is being prepared. Mula sa pananamit, pinagbihis, pinaglaba. Siguro kasi that time, sila'y naglalakbay eh. Diba? Naglalakbay sila. So pagharap sa Panginoon, gusto ng Panginoon maayos ang lahat. That is why, tingnan mo yung katabi mo na ngayon ay sumasamba sa Panginoon. Ang ganda ng ayos, diba? Amen ba? Amen? Parang hindi naman kayo naniniwala. Tingnan nyo yung sarili nyo, ang ayos nyo, diba? Hallelujah. Sabi ni Pastora. Naayos yung hair. Nag-ayos tuloy ako. Napakaganda ng turo kasi detalye talaga. So we worship God all the time because of His nature, because of His worth. Yung kalikasan ng Diyos na talagang ang Diyos ay maibigin. Lahat na na magaganda. Hindi mo pa naisip, taglay na ng Panginoon yung lahat ng katangian maganda. Maunawain, maibigin, mapagmahal, mapagpatawad. Provider, lahat na. And He is worthy because He is the author of your life. Without God, you are nothing. Amen! Makakaamin ka talaga pag naririnig mo ito. So, we should be ready to meet God at all time. Amen. Sa letter C, yung kahit saan tayo, we too can worship at all time if we stay aware of God. Kung aware ka sa Diyos mo, you can still worship God. Not just, hindi lamang sa araw ng Linggo, pero alam mo sa sarili mo, sa iyong kaunawaan, na mayroong Diyos na lumikha ng lahat, makakapagsamba ka sa Kanya. Why? You know His presence and the guidance in all situations. We too can worship at all times if we stay aware of God's presence and guidance in all situations. Moreover, if we maintain an attitude of serving Him. Alam nyo, yung mga kakristyanuhan, hindi pumipili ng panahon para manalangin, para sumamba, para umawit sa Diyos. Can you shout it, say amen? Hindi pumipili ng panahon. Hindi pumipili as long as you feel the presence of God right away, bumubuka sa bibig mo. Salamat, Panginoon. Pinupuri kita. Because you know the presence of God is there. Sa malalim na pagkakilala sa Panginoon, ang mga nakakaranas, mga nakakaramdam sa Diyos,
na mayroong udyok promptness ng Holy Spirit pag sinabing manalangin ka kahit saan mananalangin ka. Ganun po ang pagsamba. Kaya siya all time. Hallelujah! Hindi po sa panahon lamang nang may problema tayo saka tayo sasamba. O kaya yung iba naman kapag may problema, hindi kayang umawit sa Panginoon, hindi kayang pumarito sa church. Sinabi all time. And what is that all time? The core of our lives is bringing worship. Yung buong buhay natin ay pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Number two, how, paano ang pagsamba sa Diyos sa lahat ng kapanahunan? Yan, I like it. Sa lahat ng kapanahunan, sa lahat, di ba? Meron letter D pa pala. If we know His sovereign power in our lives, we can always appreciate His goodness and abiding presence. Wow! Alam nyo ba ang katanyagan ng Diyos? Yung sovereignty niya, pagiging Diyos niya? He is everything. He is in control ng Mars. Ano pa yung mga planet na yan? Control niya lahat, mga kapatid. Above everything is God and nothing, no one else. Tama ba? Do you agree? Kahit yung buhay natin ngayon, yung sovereignty, yung kataas-taasan natin ay ang Diyos. So, we can always appreciate His goodness and His abiding presence. Dito sa church, kapag tayo nandito, dapat yung isip natin, talagang ready to hear the Word of God. And during worship na tayo, tumatas ng kamay. Kung tayo ay nagpupuri, sumasamba sa Panginoon, it is all about God. It is not all about you. It is not about pastors, workers. It is not about yung katabi mo. It is about you and God. Hallelujah. Because the sovereignty of God, nakikita mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Hallelujah! Binigyan ka ng pamilya. Binigyan ka ng pamilya. Binigyan ka hindi lang pamilya. Binigyan ka ng bahay. Binigyan ka pa ng sasakyan. Grabe ka na talaga. Nakikita niyo ang kabutihan ng Diyos? Amen! Binigyan ka pa ng anak. Eh, pasaway naman, pastora. At least may anak ka. Hindi mo alam yung pasaway na yan. One day, yan ang bubuhat sa'yo kung umiihi ka na. Kaya wag natin iyan ipawalang bahala. Okay? So how we can worship God all the time? Sa lahat ng kapanahunan, how? Number two, ay by sober and exuberant religious exercise. Lalim naman? Lalim naman? Ito po yung ginawa ni David sa ating foundation text, which is sa 1 Corinthians Chronicles chapter 13 verse 8, that David and the Israelites play their music. David and all the Israelites were celebrating with all their might before God with songs and with harps. Sino man ang nandito ngayon? Kung ikaw sinasabi mo, anak ka ng Diyos, at kung ikaw ay hindi kumakanta, umaawit para sa Panginoon, magtanong ka, if you really are belong to God, kung ikaw ba talaga ay para sa Panginoon? Hindi ba? Because the people of God sing for Him. And with harp, lyres, tambourines, cymbals, and trumpets, and lahat ng uri ng instruments, kanilang tinugtog. Lahat ng may string na mga instruments ay ginamit ng mga Israelites led by David sa pamumuno ni David. And napakaganda po nitong senaryong ito. Kaya po pala, kung tatanungin natin, paano ba sumamba sa Diyos sa lahat ng kapanahunan? Sa lahat ng kapanahunan, sa presensya ng Diyos, hindi mo kayang hindi sumamba sa Diyos. I tell you,
Sa panahon na ito, nadaladala nila ang Ark of God, which symbolizes, sa panahon noon, the presence of God, umawit, sumamba sila ng buong might. Ano ba yung might? Buong lakas. Sumamba sila sa Panginoon. When we are in the church, we believe, antimano sa isip mo lang, pupunta ako sa church, feeling mo andun ang presensya ng Lord. Tama ba? Feeling mo andito yung presence ng Lord. And do you believe that God's presence is here? Amen. Kung may dalawa, tatlo, nagtitipon sa pangalan ng Diyos, naroon siya sa kalagitnaan. Amen? Amen. Ngayon, paano sumamba ng buong kapanahunan? Hindi po yung lahat ng oras, 24 hours. Sumamba po sila dito, dala nila ang covenant, ang Ark of God. Tayo po na mga lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, tayo po na nananampalataya sa Panginoon, we should also worship God. How? Letter A, dito sa ipapaliwanag natin. In the Old Testament, worship was more than just singing. No? Sa panahon ni David na ito, nakita ko po yung ganda nung ginawa nila. Alam nyo, itong pagpupuri nila sa Panginoon, wala silang itinira sa kanilang sarili. David worshiped God with exuberance, worshiping while singing and dancing with music approved in the scripture. Yung approve, pag sinabing approve, hinayaan ng Diyos. Inalaw ng Diyos. Tama? Inalaw ng Diyos. So, ang pagpupuri sa Panginoon, sa buong kapanahunan natin, yung by sober, dito yung ginawa ni David, alam nyo kung aaralin natin itong mabuti, nagpuri si David ng talagang buong lakas. Pero by sober, yung nandun ang kanyang matinong kaisipan. Matino ang kanyang kaisipan while David is dancing, leaping, lahat ng ginawa niya. Kung aaralin natin ito hanggang sa kanyang kahubaran, hinubad niya ang kanyang robe as a priest. Kasi di ba yung taglay nila, inaaral ko to, tinignan ko yung robe ng priest. Mabigat yun, yung mga robe noon, may mga bato-bato, may sequins. Talagang, ano, inalis niya yun at nagpuri siya. Kung sinasabi, did David praise the Lord naked? Kasi nagalit yung kanyang asawa. Sino asawa niya? Si Mikal. Nagalit siya. Ikaw naghupad ka sa harapan ng mga tao. Pero you know what? Because David, sober, nandun siya sa tamang katinuan, sa kanyang exuberance worship. Meaning, joyful yung pagpupuri ni David. Can you imagine a man who is victorious? Nakakita na ba kayo ng tao na nanalo sa loto? Loto, huwag kayong tataya sa loto. Bawal, sabi ni Pastora. Yung bang nanalo ka, wow, kay ganda ni Sister Delpha. Sabi nung asawa niya. Yung bang in jubilation, yung nagdiriwang ka, nagdiriwang sila dahil sa kabutihan, the goodness of God, they experience the goodness of God. Yung pagpupuri ni David, hindi matatawaran. They were singing and dancing and music. Approved, kaya sober. Hindi ibig sabihin na tayo ay sumasayaw sa Panginoon na nagpupuri tayo sa Diyos, na tayo ay pumapalakpak, na tayo ay talagang give out everything to God. Tayo ay sira na ang ulo. Nasa katinuan si David. Nung talagang ang natira sa kanya, yung inner na lang, yung white na noon parang karsonsilyo kung sa Bisaya ba. Ganon ang natira sa kanya. Hindi niya inisip yung kahihiyan. Kasi para sa Panginoon. Tayo paano magpuri sa Diyos? Umawit tayo ng hallelujah. Tayo naman. I think nung matapos yung first Sunday,
second Sunday and third Sunday and fourth Sunday, iba na yung uri ng ating pagpupuri sa Panginoon. I think we can already move. Akala ko magagalaw na tayo. Akala ko may saya na ang iba na magpuri sa Panginoon. Why then? Why then? May pumipigil ba sa atin? Letter A? May pumipigil ba sa'yo? Sumamba sa Panginoon. Sometimes yung sarili natin pumipigil sa atin. Amen? Hindi natin makita yung kabutihan ng Diyos. In the Old Testament, worship was more than just singing. It is more than singing. It is leaping, jumping, dancing, using tambourine. Why? Sine-celebrate ang kabutihan ng Diyos. In letter B, ganito po, yung exuberance ay talagang religious experience. Matatagpuan lamang sa gawain ng makadiyos. Hindi sa pwedeng sabihin yung mga bar. Hindi yung doon ka nagsasayaw. Dito sa Diyos, we can dance bringing glory to God. Hindi ibig sabihin, wala ka sa katinoan kasi pumapalakpak ka. Hindi ibig sabihin, sumasayaw ka. Sumasayaw dito para sa Panginoon, nababaliw ka. Ako, sabihin niyo akong nababaliw, sumasayaw para sa Panginoon, okay lang, basta para sa Panginoon ako mabaliw. Amen! Kasi ang nagsasabing baliw, yung sumasayaw para sa Panginoon, wala siyang Panginoon, and they need you. Amen ba? Para mahawaan, para magising, na ang Diyos ay mabuti. Hallelujah! And our lakas! Sabi doon sa ating binasa, our worship should reflect healthy balance. Sometimes we should be reflective and serious. Other times we should show enthusiasm and jubilation. Naintindihan ba natin yan? Kung minsan, syempre, nag-worship tayo, damang-dama natin yung hirap. Pero it is talking about God, and once we celebrate in worship, merong taimtim na pagpupuri sa Diyos at pagsamba. Pero merong sinasabing enthusiast. May lakas ka. Yung lakas ni David with all of their might. Kung ano yung lakas mo na mayroon ka, ibigay mo sa Panginoon. Yung jubilation na yan ay pagse-celebrate ng kabutihan ng Panginoon. Hallelujah! Amen ba? Amen. Yung exuberance ay exuberance, ang hirap bigkasin ano? Exuberance. Yan. Ay energetic, joyful na pagbibigay sa Panginoon. Ay buhay ang Diyos mo eh. Bakit mo bibigyan ng patay na pagsamba? Tama ba? Bakit bibigyan natin ng nakatatamad na pag-awit at pagsamba kung you believe that He is God and not turning back? Amen! Dati mahihiyain ka. Dati nahihiya ka. Eh ngayon hindi na. Dahil ikaw ay, you are now a new creation. You are no longer belong to the old self. Yung old self natin, ang iniisip natin ng ating sarili. Mga nakakahiyang bagay. Hindi po nakakahiyang sumamba sa Panginoon, just like David. So ngayon kung bago ka dito sa church, makakita ka na mayroong pumapalakpak, tumatalon, at ang saya-saya niya, purihin ang Diyos, buhay sa Kanya ang Diyos. Amen. Naniniwala siya na may magagawa sa Kanya ang Panginoon. Amen ba? Pumalakpak po tayo. The Lord is good. Hallelujah! Naniniwala ka na buhay siya, nakikita ka niya na hindi sayang ang ginagawa mo. David, ginawa niya lahat ng lakas niya hanggang sa kanyang kahubaran. Hinubad niya yung balabal na yon, and he kept worshiping God. Lahat ng lakas, sinumpa siya, sinabi sa kanya ng kanyang asawa, nakakahiya yung ginawa mo. Kaya yung kanyang asawa, hindi na nagkaanak, si Mikal. Huwag tayo dumating doon sa pampupula. Tayo mismo ay na maging magkaroon ng joyful or unrestrained dito sa letter C. Hello. There are seasons of life that it is hard to worship when we face hardship. Siyempre, ikaw ba naman mamatayan, mawala ng asawa,
ng ibang bansa, ng ibang bahay, nagkasakit. May mga time na mahirap mag-worship. However, God does not change. Even if we change through tough times, gustong sabihin sa iyo ng Diyos, tingin ka sa akin, tingin ka sa akin. Gustong sabihin ng Diyos, nagbago man sa iyo ang sitwasyon mo. Nasaktan ka man ngayon, nawala ka man, nawalan ka man ng hanap buhay, hindi na yung dati mong kita, ang kita mo ngayon, nawalan ka ng anak. Yung tulad namin, isa-isa nawawala yung anak, hindi dahil sa suwail, kundi nagkakaroon na ng pamilya. Lungkot na minsan kayo-kayo na lang. Kaya fiesta pagsama-sama. Pero the situation does not change sa harapan ng Diyos. Ang Panginoon hindi nagbabago. Amen ba? Nagbago ang sitwasyon, oo. Dahil sa pamamaraan ng buhay natin. But you know, God did not change. And I'd like to tell you, gusto kong sabihin at ibalita sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kailanman hindi magbabago. Amen! Hallelujah! 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 Ilang beses na nagtangka ang kamatayan, pero hindi na naeg. Dahil mabuti ang Diyos. Sabihin mo nga ngayon, mabuti ang Diyos! Kayong nanonood, i-type nyo dyan, mabuti ang Diyos! Ganun kabuti ang Panginoon. Hallelujah! Wala na yung mga katabi mo dyan na iba. Hindi pumanaw, kundi maaaring namatay ang pag-asa. Pero ikaw, buhay ang iyong pag-asa sa Panginoon, kaya ka naririto. Amen ba? Hallelujah! Buhay ang pag-asa natin sa Panginoon. Hallelujah! So, indeed, God is good. And dahil hindi nagbago ang Panginoon ng kanyang pagtingin sa atin, kahit na kung minsan tayo ay mga nagkakasala, still pinaparanas ng Panginoon ang kanyang tapat na pagmamahal. Nararanasan niyo po ba ang tapat na pagmamahal ng Panginoon? Tayo kung minsan parang wala nang ano, no? Parang wala na tayong mapagsidla ng problema. Amen? Kung minsan, parang ang hirap ng lumaban. Kung minsan, parang isa na lang ang alas mo. Minsan, kalahati na lang ang alas mo. Ibig sabihin, kalahati na lang ang pag-asa mo. But still, mayroong pinapadala ang Panginoon na tulong para sa iyo. Pahalagahan po natin ang bawat salita ng Diyos na naghahatid sa atin ng liwanag. Feeling natin kung minsan kinukulit tayo para mag-church. Feeling natin minsan kinukulit tayo, binibisi-bisita, tinachat, binabible study, inaabala tayo, feeling natin ganun minsan. Ano? But you know what? God loves you. Gusto niya ang buhay natin ay para lamang sa Kanya. Amen? Hallelujah. And the third point of this teaching, kung paano tayo sumamba sa Diyos sa lahat ng kapanahunan, sa lahat ng panahon sa ating buhay, mayroon pa pala. Letter D. Number 3 lang pala yung maikli. Always reflect on what God has done in our lives in order to restore us to an exuberant way of worshiping Him. Lagi natin, pag sinabing reflect, aalalahanin, babalik-balikan, bubulay-bulayan. Pagbulay-bulayan natin, kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin, yan din yung sinasabi ko kaninang punto, di ba? Pagbulay-bulayan natin, yung mga nangyari sa atin in the past, kung paano naging mabuti ang Diyos. Para saan? Hindi para maging emotional ka, kundi para to restore us. Ibalik tayo. Para ibalik tayo sa pagiging enthusiast. Para ibalik tayo sa pagiging exuberant, worshiping spirit and heart, yung joyful ka,
para ibalik tayo, mag-reflect tayo sa dati kung ano tayo, kung anong ginawa ng Diyos sa atin, so that He can restore or we can be restored in our exuberant way of worshiping Him. Baka nawala na yung joy, baka nawala na yung pagtalima natin ng pagsamba nating totoo sa Diyos. Baka malamig na yung ating pagsamba. The very purpose why we read David's story, ang gusto kasi ni David, ma-restore yung pagsambang talagang buong lakas sa Panginoon. And that is the very reason of God, bakit mo narinig ang preaching na ito. Ayaw ng Diyos ng isang malulungkuting Kristiyano. Ayaw ng Diyos na malungkot ang kanyang anak. Ayaw ng Diyos na talo ang kanyang anak at talunan. Amen? Why? God said, "For I know the plans I have for you." What's next? Plans to prosper you, to give you hope and a future. Anong nangyari? Maybe because maraming nawala sa atin. And one of it ay yung exuberance worship natin sa Panginoon. Ay ano kung umuupo ka dito sa harap, hindi nakakahiya. Hallelujah. Hindi nakakahiya. Ipakita natin yung ating pag-awit, pagsamba. Dahil sa Diyos mo ito pinapatungo. And sure na ako, number three, na pagsamba sa Panginoon is by allowing the Holy Spirit to speak and move. Alam nyo, in John chapter 24, verses 21 to 24, basahin natin kung bakit isa sa pamamaraan na dapat nating katutunan today kung paano sumamba sa Diyos in all times. And that is because by allowing the Holy Spirit to speak and to move. Tamad ang lupang katawan natin, di ba? Amen? It says here, Jesus declared, "Believe me, woman." Wow! Parang ito to ngayon ni ikaw sinasabihan. Maniwala ka sa akin, kapatid. A time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. So 22. You Samaritans worship with what you do not know. We worship what we do know. Kayo? Di nyo alam kung ano ang wino-worship at sinasamba ninyo, pero kami, alam namin ang aming sinasamba, alam namin ang aming ginagawa. Parang nabago. Kayo ba alam ninyo kung ano ang ating ginagawa? Alam nyo po ba kung bakit tayo naririto sa church pag Sunday? Of course, that this is for the glory of God. We worship what we don't know, for salvation is from the Jew. And 23, yet a time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worship the Father seeks. Yung pagsamba na mula sa ating espiritu ang hinahanap ng Diyos. Meaning, letter A, 24 pa pala. God is spirit and we should worship Him, wag mo nang ibalik, in spirit and in truth. Kaya, paano sumamba sa buong kapanahunan ng ating buhay ay by allowing the Holy Spirit to move. God is spirit means He is not a physical being who is limited to one place. He is present everywhere and He can be worshipped anywhere at any time. Meaning, kung nagtatanong tayo, paano nga ba sumamba ng buong kapanahunan at sa buong panahon? I'd like to tell you na ang Diyos ay Espiritu. Amen. Pwede kang sumamba kahit saan lugar. Siyempre, hindi naman yung nasa jeep tayo tapos ang lakas natin aawit, no? Magiging
ano tayo no, naupo ka sa bayan po. Hallelujah. Praise the Lord. Ano 'yon? Wala sa order. 'Di ba tinuro sa atin sa church that God is in order, we should put everything in order. Pwede naman 'yon. Kahit saan ka, nagpupuri ka sa Panginoon because God is not limited to a place. Ibig sabihin, hindi lang tayo sasamba sa Diyos dito lang sa church. In fact, wherever we are, narinig niyo si Pastora, nasabi niya, nag-worship siya sa loob ng CR. Yes, you can do that. Kahit sa bahay natin, kahit sa kwarto natin, we can worship God. Why? Because God is His Spirit. And He is seeking, naghahanap siya ng mga puso na talagang sasamba at sasampalataya sa Kanya. Amen? Anong sinasabi sa B? Letter B tayo. Mahalaga po na maunawaan natin na ang Diyos ay Espiritu at sa pamamagitan ng pag-allow, hinahayaan natin na ang Diyos ang makakilos, no? Is our worship genuine? Yan. Ang ating bang pagsamba ay genuine? Pag sinabing genuine ay, ito ba ay totoo? Ito ba ay hindi fake? Ito pa ay hindi false? Hindi ba ito showmanship o performance o pakitang tao? Yung, ay, galing ko. Ang galing ko talaga. Di ba? Is our worship genuine? Do we allow the Holy Spirit to speak and move? Hinahayaan ba natin siya? In our worship, tinuturuan tayo, especially those leaders na nag-a-attend ng ating mga pag-aaral, we allow you to learn that the Holy Spirit is God Himself at pwede siyang mangusap sa bawat isa sa atin. Amen ba? At pwede natin matutunan na nagtuturo ang banal na Espiritu. Amen. And the Holy Spirit prays for us. Pwede natin makita at mabasa sa Romans 8:26. Teaches us the word of Christ in John 14:26. And tell us we are loved. Sinasabi ng Romans 5:5. Ito. Ito yung marites. Alam mo ba, mahal ka ng Diyos? Alam mo ba kahit wala kang pera ngayon, mahal ka ng Diyos? Hallelujah. Alam mo ba na kahit walang nakakakita sa iyong ginagawa pag ito ay genuine, dalisay, tapat, hindi pakitang taong serbisyo para sa Panginoon? Alam mo ba na minamahal ka ng Diyos? Hallelujah. So God is good. Amen po ba? Ito pong by allowing God to move, by allowing the Holy Spirit to move, tayong tao marupok. Amen? Tayong tao mahina. Tayong tao mahina. Ang sabi doon sa A ba yun? Sa A? Ibalik mo nga sa letter A. God is a spirit means He is not a physical being who is limited to one place. He is present everywhere and He can be worshipped anywhere at all times. And sabi, diretsuhin natin, it is not where we worship that counts, but how we worship. Hindi yung pagsamba mo lang na pag-awit as backup, magaling kang backup. Hindi lang yun eh. Kundi, kung ano ang laman ng puso mo mula sa kaibuturan ng iyong puso tungo sa Panginoon, is it acceptable to God na hindi lang nagpi-perform tayo dito sa harapan? Sa mga nag-special number, hindi ka lang nagpi-perform sa harapan, kundi talaga ay sumasamba sa Panginoon. And it means, by allowing the Holy Spirit to speak and to move, it means that we worship God from our heart, mula sa ating puso. Yung pagsamba natin sa Panginoon,
Why? Ang Panginoon ay nananahan sa ating mga puso. Amen ba? Our worship from our heart must be sincere. Yun yung key word. Sincere na pagsamba. Motivated by love of God. Kaya ka sumasamba dahil ang naghihikayat sa iyo ay ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Napakaganda po ng senaryo ng isang pangyayari na tinanggap ng Lord ang pagkilala sa Kanya ng isang babae. The name was Mary. Si Mary, kung kilala po ninyo, yung pinakamamahal, mahal na uri ng pabango na inialay sa Panginoon, no? Uri ng kanyang pagsamba, hindi siya nang hinayang. Hindi siya nang hinayang na ialay, pero yung nakakita sa kanya, tinuligsa siya. Bakit pa binasag yan at inilagay na pabango sa paanan ni Jesus? Hindi dahil sa mabaho ang paa ng Panginoon, kundi ang sabi doon ay itong babaeng ito, nakikilala niya ang Panginoong Jesus sa kanyang ginawa. Kaya siya ay tumangis at yung kanyang buhok nga ang pinangpunas doon sa kanyang luha sa paanan ng Panginoong Jesus. At siya ay may daladala na alabaster na pabango at binuhos niya doon. Sabi, napakamahal noon, pwede pang ibenta at itulong sa mahihirap. Imagine ninyo, nag-iisip ako, gaano kamahal ang pabangong yon na itutulong sa mahirap? Ang daming mahirap. Wow! Isang taon, pastora, na halaga. Kasi ang dami, dito sa Pilipinas, ang daming mahirap. So 4,000 is not enough para itulong sa mahirap, right? Bibili kang pabango, 4,000, ang mahal, no? Ken, salamat sa pabango na binigay mo sa akin ng birthday. Mahal pala ang pabango. Di ba? Mahal? Ay, ang tinutukoy doon sa pabango na alabaster, worth for 1 year. Kaya dapat na itulong sa mahihirap. Pero look, hindi siya nang hinayang. You know why? Gusto kong sabihin sa inyo, this Mary, this woman was Mary, na kapatid ni Lazarus, na alam niya, kilala niya si Jesus na bumuhay kay Lazarus from the dead. He know very well kung ano ang kayang gawin ng Diyos. If you know what God can do for you, why not give the best of you for the glory of God? Hallelujah! Mahal ang time mo, ibigay mo sa Lord. Kayang i-establish ang mga bagay na yan para sa Diyos. I've been working in the Lord 26 years. Ang hirap, pero binigay ko lahat ng hirap sa Panginoon. 26 years na ang good news, di ba, pastora? 26 years. 26 years ko nang ipinaglalaban ang aking pananampalataya. Nagbabago ang mga season, nagbago ang mga panahon, may paglubog, may pagtaas ng buhay. But God did not change. He loved me so much. I belong to God and I praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ganun kamahal tayo ng Panginoon. And in our conclusion, etong napakaganda din. Because God's incomparable and immeasurable goodness. Alam nyo yung incomparable? Wala kang maikukumparang katulad ng Diyos. Amen ba? Meron? Wala kang maikukumparang tulad ng Panginoon umibig sa'yo kahit hindi ka kaibig-ibig. Amen? Immeasurable, hindi kayang sukatin kahit naglilingkod ka sa Panginoon. Every Sunday, nandito ka, wala kang tinatanggap. Ang kabutihan binigay sa'yo ng Diyos, hindi masukat, kapatid. Amen? Kaya nga ang pera. It is good to have money, but money alone and the love of money nakakapagpahamak sa atin. Money is not enough. Masaya may pera.
But money alone na maraming natutukso sa pera cannot save us. Even your life, meron po akong kumaring namatay. Kahit 600,000 na ang bill, namatay pa din. If totoo na ang pera ay nakakapag-save ng buhay, dapat na-save na po siya. Amen? But what is good? Ang kaligtasan ay nasa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Glory to God. Immeasurable. Hindi mo kayang sukatin ang kabutihan ng Diyos. He deserves to be worshipped at all time. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to you. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo in honor of God? Hallelujah, Lord. This is the last Sunday, O God, of our worship. Nais namin ibigay sa iyo ang aming mga isipan. That sometimes, nalilimitahan kami, Panginoon, sa aming pagpupuri, pagsamba. Sa uri, Panginoon, ang aming pagbibigay, luwalhati sa iyo. At hindi mo nais na magpatuloy kami na para bagang mga talunan, O Diyos. You want us, God, to be like David, to restore the way we know you. Kung paano, Panginoon, ang una naming pagkakilala sa iyo. Ang una naming pag-ibig sa iyo, Panginoon. The first love belongs to you, God. Lahat binigay mo na sa amin. Lahat-lahat, Panginoon, binigay mo sa amin. Buhay namin, pamilya namin, mga pag-aaral, mga nakapagtapos, Panginoon, mga trabaho, mga kabuhayan, binigay mo sa amin. Even Lord, kaligtasan ng aming kaluluwa, binigay mo na sa amin, O God. Isa lang ang hindi mo na ibigay na dapat para sa iyo, na dapat namin gawin, and that is to worship you, Lord. We are restrained. Napipigilan kami ng aming mga sariling damdamin, emosyon, pag-iisip. Nalilimitahan kami to rejoice, Lord, to celebrate your goodness because maybe of pride. Maaring sa pride, dahil marurunong kami, Panginoon. Maaring mga pintasera kami, Panginoon. Ahihiya kaming pintasan kami. But dear God, the praise and worship that belongs to you ay buong lakas, buong puso, Panginoon, buong buhay namin. Kung ano ang dunong na mayroon kami, yung gift, Lord, na binigay mo, ay ibalik namin sa iyo sa pamamagitan ng worship, ng paglilingkod, Panginoon. Dear God, right now, we ask, hinihingi namin, Ama, ang iyong pagkilos, O Diyos. Lord, this morning, maaring mayroon kaming first time na ngayon lamang narinig ang patungkol sa pagsamba sa inyo. Indeed, you are good, Panginoon, sa kanyang buhay. Dahil hindi mo hinayaan na hindi siya makapakinig sa iyo. And this morning, Lord, niloob mo na makaparito siya upang tanggapin ka as Lord, as Savior, and King of his life para wag mapahamak ang kaisa-isang kaluluwa, Panginoon, na narito ngayon. Kaya kapatid, nais kitang anyayahan. This is my conviction. Galaw, pintig ng puso ko na matanggap mo ang Panginoon as your Lord and Savior. Dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Angkinin mo siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. And right now, sundan mo ang maikling panalangin na ito. Sundan mo ito at ariin, panampalatayanan. Because we do not know what will happen after this service.
Hallelujah. Kapatid, ikaw na bago ngayon, sundan mo ang panalangin na ito ng pagtanggap. Do not allow the devil na agawin sa iyo ang kaligtasan ukol para sa iyo. So allow me to pray and follow, repeat, angkinin mo itong panalangin. Sundan mo po ako. Panginoong Jesus, narito po ako sa iyong harapan. Humihingi ng pagpapatawad. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, sa hindi pagtalima sa iyong mga utos. But Lord, right now, tinatanggap kita sa aking buhay. Be my Lord. Be my God. Be my Savior. Ikaw na po ang maghari sa aking puso. Maging ikaw na nasa online na nakinig ngayon, receive the salvation na inialay ng Diyos. Hallelujah. At Panginoon, sa oras na ito, ikaw na tumanggap, ako na lang mananalangin para sa iyo. Salamat po, Ama, sa isang kaluluwang tumanggap sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat libong anghel ang nagdiriwang na mayroong kaluluwa na nakaranas ng kaligtasan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. And Father God, right now, Lord, sa amin, sa kongregasyon nito, patuloy ka naming sasambahin, pupurihin sa aming kalagitnaan, ikaw ang Diyos. Lord, hindi dahil sa mga himala, hindi dahil sa mga natanggap naming mga blessing kung kaya kami sasamba, magpupuri sa iyo, kundi dahil sa ikaw ay ikaw, Diyos na tapat makapangyarihan, our sovereign God. At ito, Panginoon, ay aming pinapanaligan. Lord, create in us right now. Likhaan niyo po kami, Panginoon, ang puso na marunong magpasakop sa iyong salita. That we are ready, Lord, to obey your words. Na walang pipigil sa amin kung kami ay magdiriwang, kung kami ay magsasaya, kung kami ay sasayaw, papalakpak, na magpupuri sa iyo because buhay ka na aming Diyos. Nasa tama po kaming kaisipan na gawin ito pagkat ito ang layunin mo sa amin. Magdiwang kami, mag-celebrate kami ng iyong katapatan sapagkat Lord, hinirang mo kami bilang iyong mga anak. Hallelujah. Glorify your holy name. We rejoice because you are a God. We thank you, God. We thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Because you are God. You are Lord. Dahil mahabagin ka, Panginoon, salamat sa iyong plano. Hallelujah. Thank you, Lord, sa buhay na ibinigay mo sa amin. Kami magdiriwang, we will celebrate your goodness, O God, dahil tapat ka sa amin. And every hour, and everything, and every breath na mayroon kami sa bawat hininga po namin, ikaw ay aming pasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Napagpala po ba natin ang Panginoon? Sa pamamagitan po ng ating pakikinig at pag-unawa ng salita ng Lord, isang uri ng pagsamba sa Panginoon. The highest form of worship, yung ating pagbibigay ng ating oras, ng ating panahon sa Panginoon. Okay? So, bago po tayo sa ating closing prayer, meron po tayong announcement. Ang ating prayer meeting po every Wednesday at 6 o'clock in the afternoon. So mga kapatid, wag po natin, again, wag nating baliwalain ang pananalangin. Kung paano po tayo humihinga, ganun po natin kailangan ang pagkilos ng ating Panginoon. So every Wednesday po ito, alas 6, I believe
bakante na po yung ating mga oras pag ganitong alas 6 na. At susunod na announcement, yung in-encourage po ng pamunuan ng Good News na magpabukas po tayo ng Bible study sa ating mga lugar, sa ating tahanan. At napakabuti po ng Panginoon dahil alam ko meron po siyang idadagdag o may bagong bubuksang Bible study. Positive po ang visitation ng ating mga kapatid na seniors. Kaya again, may mga panibagong bubuksan at doon sa mga wala pang Bible study sa kanilang tahanan, magpabukas po kayo. Hindi kailangan na maging ano kayo, yung bang hindi kailangan magpamerienda. Wala pong ganon. Yung pagpapamerienda ay huwag nyo pong problemahin yan dahil okay sa amin kahit walang merienda. Pupunta at pupunta kami sa inyo. At yun po, kung nais nyo po, i-approach nyo lang kung anyone dito sa Good News, lahat ng manggagawa po, pwede nyo i-approach para mabigyan po namin ng schedule ang inyong Bible study request. Okay? Next. Lahat po ng officers ng Couples Ministry at ng youth ay meron po kayong meeting after ng service. So please, stay for a while dahil meron pong mahalagang pag-uusapan sa patungkol po ito sa upcoming na mga fellowship na gagawin. Okay? Next po. Again, meron po tayong Couples Fellowship na gaganapin sa May 6 at 2 p.m. dito po sa ating church. So lahat po ng mga couples na nandirito ngayon or kahit yung mga walang may asawa pero wala dito yung asawa, pwede po kayong umattend. Kasi po, para po pare-pareho tayong mabless, kailangan po natin ang mga panibagong insights ng pagiging, yung mga pagtuturo patungkol sa mag-asawa. So, inaasahan po namin ang inyong pagkikiisa, yung inyong cooperation sa ating gagawing Couples Fellowship again on May 6, alas 2 po ng hapon. Okay? At next. So, paalala, muli yung worship through giving, meron na rin po tayong access patuloy doon sa mga walang time para makadalo personally dito sa ating church at nanonood lamang through live streaming at gusto pong magbigay ng kanilang mga kaloob sa gawain ng Panginoon kung ito man ay tithes and offering at the same time yung mga donations, pwede nyo pong i-send through GCash at pwede rin po sa bank deposit or transfer. Meron po tayong account, ang Good News for the World Assemblies. So save po ang inyong mga kaloob sa kamay ng ating taga-ingat yaman, walang iba kundi si Elder Pearlie. At salamat po in advance sa inyong mga ibibigay. Next, birthday. So ito na yung mga nakakabusog na announcement. Happy birthday kay Lorna De Los Santos. Wala po si Lorna, taga ano, Armpak ba siya? Armpak ba? Armpak. Basta doon sa dulo ng Sunnyville. Siya po ay asawa ni si Brother Dante sa April 30. So, bukas. Ngayon. Happy birthday kay, hindi ko mabasa, kay Princess Daniela Almosara. Hindi rin siya familiar sa akin, pero since na nag-register sila online, so happy birthday sa iyo, Princess. Next. Ito yung pinaka magandang bebe. Si Bebe Grace Lagisma. Happy birthday! Sa Wednesday, nandito po kami. happy birthday, Grace. More years to come. At wow! Ang power couple ng Villa San Mateo Bible Study. Ang mag-asawang Brother Chris and Sister Paz, happy anniversary po sa inyo. At next po. Wow!
Kasi iniba ninyo yung picture, si Brother Mike lang ang nakilala ko. Tinitigan ko muna, baka iba yung katabi. Happy anniversary, Brother Mike and Sister Charm. At nagulat talaga ako. Baka iba, parang iba yung katabi ni Brother Mike. Okay, happy anniversary at happy birthday sa inyo. Nawa kayo ay marami pang taon ang ipagkakaloob sa inyo ng ating Panginoon. Masaganang buhay at kapayapaan ang aming wish at ang aming dalangin para sa inyo. So, yun lang po. At mayroon po akong mahalagang announcement na hinihingi ko po ang inyong pandinig. Ang atin pong kasama dati dito sa church na si Brother Jonel Tyre ay ina-announce po namin na hindi na po siya officially, hindi na po siya member ng Good News for the World Assemblies. So, yun po. Ina-announce namin na hindi niya na pwedeng gamitin ang pangalan ng Good News for the World. Okay? Officially, hindi na po siya member. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama nating papurihan ng ating Panginoon. So this time, siguro gusto niyong sumayaw. Amen. Ayaw, si Vanilla ang gusto sumayaw. Sayang, kung sasayaw sana kayo, magpapaawit ako eh. Anyway, salamat sa Panginoon sa buwan ng April. I believe ang ating mga sarili ay isang mabangong samyo. Ang ating mga pagsamba ay isang mabangong samyo sa harap ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na napakabuti mo, O Diyos. Wala kang katulad. Karapat-dapat kang tumanggap ng aming pagsamba. Dahil kahit nagbabago ang aming mga sitwasyon, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kung paano mo kami pinag-alayan ng iyong buhay, kung paano mo pinadama sa amin ang iyong dakilang pag-ibig. Lord, kailanman hindi ito nagbabago. Maaring kami ay pabago-bago, subalit Panginoon, kami ay nakatitiyak na Ikaw ay mananatiling tapat. Salamat Panginoon sa aming napag-aralan sa umaga pong ito. Na makakapagsamba lamang kami, Panginoon, kung nababatid namin ang iyong pagiging, yung iyong kalikasan sa pagiging isang Diyos. Your nature and your worth, Lord God. Na Ikaw, O Diyos, ang mabuti at tapat na Diyos. Dakila at mapagmahal, Panginoon. At sa pamamagitan lamang ng iilang maari naming mabanggit na kalikasan mo, Lord, ay sapat na upang kami ay sumamba at mag-alay ng aming mga sarili, ng aming buhay, ng aming mga tinig, ng aming mga kakayanan, Panginoon, ng aming mga lakas, O Lord, dahil tunay nga, Panginoon, na You are worthy to receive the highest praise and honor, Panginoon. Dahil kung anong meron kami, Panginoon, even yung aming lakas, Lord, ay nanggagaling sa iyo. Ikaw ang source ng lahat kung ano man ang meron kami sa buhay na ito. Kaya naman, Lord, nais namin na ikaw ang aming mapapurihan. Ikaw ang aming masamba, Panginoon. Ikaw ang aming maitaas at mabigyan ng kaluwalhatian. Ama, salamat dahil kung ikaw ay aming lubos na kilala, mas lubos at mas malalim ang aming pagkikipagrelasyon at pagsamba sa iyo. At salamat din, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami na maging sober kami, Lord God, at maging exuberant, Lord, sa aming pagsamba. Katulad ng ginawa ni Haring David, maaring sa ibang tao ay hindi normal ang kanyang ginagawa. Subalit, Panginoon, bilang isang taong merong mataas na pagkilala at pagsamba sa iyo, nagagawa ang lahat, Lord God, na iaalay ang lahat, maging ang aming reputasyon, Panginoon, kaya naming ibigay sa iyo, Lord God, dahil alam namin na ikaw ang Diyos na karapat-dapat sumamba, karapat-dapat sambahin ng iyong nilikha. Lord,
Salamat dahil binibigyan mo kami ng karunungan na kung paano namin i-appropriate o ilagay sa order ang aming pagsamba upang hindi ikaw ang mapulaan sa aming buhay, Panginoon. Kaya naman tulungan mo kami, O Diyos, na hindi kami masyadong maging mahiyain o hindi kami maging lifeless in worshiping you. Ang nais mo, Panginoon, meron kaming lakas, meron kaming may buhay ang aming pagsamba sa iyo. Kaya naman, Lord, marami pong salamat dahil simula ngayon, Panginoon, hindi na kami sasamba ng walang saysay, Lord God. Kundi magsasamba kami sa isang Diyos na buhay, Diyos na pakamangyarihan, at Diyos na tapat. Kung nasaan, Lord God, ikaw ang source ng aming buhay, ng aming hininga at lakas. Kaya naman, karapat-dapat na ikaw ang tumanggap ng aming mga papuri't pagsamba na nanggagaling sa kailalim-ilaliman ng aming pagkatao, sa kaibatura ng aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At salamat, Lord God, dahil sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa amin, doon lamang namin, Lord God, lubos na maibubuhos ang lahat, Panginoon, na maari naming ibigay sa iyo. Ang karapat-dapat, Panginoon, na pagsamba mula sa Espiritu at katotohanan, Lord God, sapagkat tanging sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu Santo, doon lamang kami makakakonect, Lord God, on how to worship you, Lord, in spirit and in truth, Lord God. Marami pong salamat dahil buhay ang iyong salita at ito'y magbubunga sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Lord God, na maging matibay, maging matatag, at maging maayos na anak mo. Kung saan maibibigay namin ang aming mga sarili sa iyo bilang buhay na hain, Lord God, bilang pagsamba sa iyo, aming Panginoong Jesus. At salamat sa umaga pong ito, sa ginamit mo. Ang aming Pastora Diane, salamat sa kanyang buhay na patuloy na inaalay upang ikaw ay mapaglingkuran. Salamat sa kanyang ups and downs na kanyang kinaharap dahil pinagtibay mo siya. Ang aming dalangin, Panginoon, patuloy mong hawakan ang kanyang buhay. Patuloy mo siyang pangunahan, Lord God. Empower mo, Lord, at higit pang palalimin sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo upang maging matatag at maging makapangyarihan ang iyong paggamit sa kanya. Pagpalain mo siya, sampu ng kanyang buong pamilya, Panginoon, at patuloy, Lord God, na abutin mo siya sa lahat ng area ng kanyang buhay. Ang pagpapala ang aming sinasalita, Lord God, para sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, at maging sa mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan at mga anibersaryo, Panginoon. We pray for them, Lord God. Continue to bless them, Panginoon, ng marami pang taon na kung saan, Panginoon, matutunan nilang ialay ang kanilang mga buhay para sambahin ka at papurihan, pasalamatan ka, Panginoon. Maging sa mga tagapanood namin through live streaming, Panginoon, kung paano mo kami inabot sa umaga pong ito dito sa gawain ng bahay-sambahan. Lord, we also pray for them, Lord God. Patuloy mo silang abigyan ng kasabikan na abangan palagi, Panginoon, ang gawain ng Sunday service through live streaming, Lord God, upang sila man, Panginoon, ay mapagpala ng iyong salita bagamat sila ay malayo sa amin, subalit hindi limitado ang iyong kapangyarihan upang sila ay abutin, Panginoon. E bless mo sila, Panginoon, as you blessed us today. At marami pong salamat, O Diyos, sa bawat isa na ginamit mo sa umaga pong ito. Nawa, Panginoon, ang kapurihan, kaluwalhatian, Panginoon, ay tinanggap mo, O Diyos. Dahil tunay nga that you said in your word that you inhabit the praises of your people. Nawa, Panginoon, ang aming mga buhay at mga buhay na pagsamba at maging ang aming pagparito, Panginoon, ay naging mabangong samyo sa iyong harapan sa umaga pong ito. Ama, marami pong salamat at sama-sama po nating itaas ang ating mga kamay, tandaan ang ating pagsuko at
magbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisa ng banal na Espiritu Santo. Pumayo tayo, taglayin natin ang pag-ibig at kapayapaan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.